Ang paksa natin ngayon ay tungkol kay Pangulong Duterte. Ayon sa mga balibalita na ang President Duterte ngayon ay hindi na daw ang tunay na Duterte, isa na daw itong clone, ating pakinggan ang video na ito. Kaya yung Duterte na yan, ewan ko lang, nung pa sinasabihan na kita, magiging kawawa ka. Dahil ikaw, hindi ikaw ang tunay na Duterte, clone ka lang. Gumawa lang sila ng kamukha mo, ay kamukha ni Duterte. Kaya sabi ko sa iyo, kawawa ka lang. Si Duterte unggoy na yan, kaya nasa gubat na yan eh. Ako yung nagsabi sa kanya na magiging unggoy ka. Pagkaraan isang linggo, nangitim na yung mukha mo. Kala mo kung sino ka. O, isa din mayabang itong pumalit na Duterte. Kala mo, what? Kaya yung ko na yan, yung mga bakuna na yan, ako, gumawa na ako ng sulat pero ayaw kong pagawain. Siguro nandito na yung kasunod ko. Nakatulan na kayo noon. Maglalakad kayong parang patay. Ayun, zombie. Sa mga mga naineksyonan na masasamang tao, magpuputok-putok ang balat niyan at maglalabasan ang uhod. Hindi ako nagbibiro. Kaya siguro ayaw kong pagalawin. Ayaw na akong pakunin. Dahil pinarirecall ko lahat yung kay Biden eh, ang presidente ng Amerika. Lahat ng bakuna, pinababalik ko sa kanila. Kung ayaw niya ibalik, bayaran niya yung utang nila, 50 trillion dolyar sa Pilipinas. Iyan po ang sinasabi sa video na ito. At hindi lang siya ang nagsabi, marami pang iba na nagsasabi na clone nga daw ang ating Pangulo ngayon, pero parang totoo kasi si Pangulong Duterte at Sara Duterte ay hindi na rin magkasundo, siguro naisip din ninyo yan. Hindi lang sa maliit na bagay hindi sila nagkasundo, maging sa partidong sino suportahan o kandidato bilang Pangulo ng ating bansa, iba-iba na sila ng paraan o partido, kaya mapansin din natin na may kakaiba, at ito pang video na ito na nagsasabi na isa nga daw siyang clone. So ngayon, mismo ang presidente, mismo si Manong Digong, malilitis kung siya pa nga yan. Marami ng news na tatlo ang kaniyang clone. Isa sa Davao, isa sa Manila, isa sa Italy. Kung totoo yan, that is a committed crime against humanity, against conspiracy. At marami siyang sunod-sunod, that is talagang itong tinatawag natin misrepresentation, at isa pa, that is treason. Biro mo magsinungaling ka sa sarili mong bayan, sa sarili mong sambayanan, bakit kailangan yung mag-misrepresent? So kung clone na yung isa, mas clone itong isa, anong gagawin natin yan sa kanila? Hulihin. Ito na ngayon ang day one. Paano hulihin yan? Ipalabas na ang kanilang warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Meron iyan. Marami yan sila. Now, sino mag-implementa niyan? Nandiyan yung ating police power. Kaya nga, talagang inihanda na iyan. Day one, implementation of peace and order. Masyado kayong nagyabang, mga police, dahil sa pulisiya ninyo. Saan ang policy ninyo? Saan ang Republic Act ninyo ngayon? Dahil dissolved mismo ang gobyerno ng Pilipinas. Saan kayo susunod? Sa inyong mga clones? Iyan, kung hindi lalabas ang totoo, talagang tuluyan, the blind leading the blind. Kayong mga military, hindi ba kayo nahihiya? Sumusunod kayo sa commanding-in-chief ninyo na hindi nyo man lang nakakausap? Kayong mga nandiyan, nakatabi, hindi nyo man lang nakikita ang pagkakaiba? Kami alam na alam namin. Dahil isang kimbot
at bakit hindi nakafocus at bakit hindi nakaano dyan sa kaniyang mga tinatawag. Ang pananalita kayang gawin, kaya nga inipon yung mga marunong maggaya ng salita niya. Pero may obligasyon siya. The people now demand his thumbprints at ang DNA niya. Kasi malaking kaso po yan against humanity. Dahil dito sa ginawa ninyong COVID, ginawa ninyong severe restriction, severe panggigipit, lahat po yan, that is the crime against humanity. Marami kayong namatay, marami kayong pinapatay sa ngalan ng bakuna ninyo. Mabuti yung ibang tao na punta sa good vaccine. Ang ibang countries, withdraw na iyan. Pero kayo, insist pa rin kayo ng insist para bakunahan yung tao para may pera kayong ilalabas sa World Health Organization. Pero yaan ngayon, silangga. Batas sa batas, power against power. Power ng soberenya against the power ng political government. Mataas po ang gobyerno ng monarkiya. Yan po mga kababayan, kayo na po ang maghusga kung totoo ba itong mga bali-balita na ito. Hanggang dito na lang muna ang ating paksa. Please subscribe my YouTube channel.